You never stop working, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, you never stop working. Everyone, welcome to Soul Harvest Online Celebration. So, yan na adi kita sa aton pampito na topic. Ang title sa niya na Disagreement in the Church. Amo po na ang usad na pwede maghadlang or magsarasan bintana sa kalangitan na dili minsan nakapour out si God sa niya blessing because of disagreement. Okay, minsan sa balay na rin, no? Sa mag-asawa pa lang na daan, minsan may mga disagreement na ina. Kay ba man ang gusto sa isa, dan isa, di ba man ang gusto. Kaya dapat maayos because sa pag-asawahan pa lang, kailangan an iyo, ano, pag-upod na maayo or pag-unite. In fact, there is blessing in agreement. And that's biblical. No? Maging sa church, no? Sa Matthew chapter 18, kaupo din na dapat igwasin pag-urusad, agreement. And whatever you bind here on earth will be bound in heaven. Whatever you loose here on earth will be loose in heaven. Pero aday na agreement kaupo din na sa konteksto sina. Kung gusto nato na mag-abrian kalangitan. Now, matahom ini na aton pag-iristoryahan niya na. Kaya, now, sabi ninda, anyway, pastor, this agreement naman is normal man laina. Tama, ano? Kasi nung nagkasabi sa iyo sina, damon nagkasabi sina, anyway, amo nagadina sa church. Kay, ina normal man laina na may disagreement. No, siyempre, an iba baguhan, an iba bata pa sa spiritual, an iba mature na. An iba naman na problema, dugay na simbahan, immature lagi hapon. Sad man na problema man gihapon. Kay dugay na nga ni simbahan, pero immature man.
Kasi one of the reasons or causes and disagreements sa church is immaturity talaga eh. No, so far sa akong pagkita, kagada man na sa Bible, although damo sin reason, but one of the reasons na disagreement ada per mi sa church, kung magpabilin na immature ang mga Kristiyano. No, pero dili man ni may iwasan na may immature pa kay may mga baguhan, may mature na rin kay matagal na, igumasin immature man na dugay na, pero may di pa man gaano kadugay, pero ang dali niyang mag-mature. Meron din ganon. That's why sabi ninda, ta normal man inan disagreement sa church. Tama, nagkakaigwasin na. Pero, dili ko sabihin kay igwasin disagreement, pabayaan lang kay normal na ina. No? And Bible nagsabi, therefore if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to them. Then come and offer your gift. So makita po natin dida na ang Diyos, bagamat nalilipay siya kung ikaw may offering, may tithes, naghahatag, salamat sina, kaya in-honor mo ang Diyos man sina, pero concerned gihapon siya sa aton relasyon sa kada usad. Kag-isipon mo pa, ni mo give, sabi niya, okay man ina, pero ibili na laan na ina, kaya gusto ko mag-ayusan kayod ka mo. You see that God is really concerned sa aton relasyon bilang mga anak sa Diyos. Kaya ang ginggamit nila, go to your brother, or if kung aram mo na ni mo brother or sister may urit sa imo, or kung ikaw mga ni urit man sa iya, kaya ang sabi nila, be reconciled. So, ada na pa rin an idea nila, na dili lang dahil naurit ka sa iya, kundi bisan wara ka man nga ni yung kaurit, pero naaraman mo na na-offend man galito sa imo, or urit sa imo, sabi niya, kung pwede ma-reconcile mo, anay na, bago ka mag-hatag sa imo gift. So, amin na minsan, mangarat ang iba na, Lord, nagparahatag naman ako sa akong offering. Namakiwara lagi hapon sa bunga na akong gintanong. Basi man, didi may problema ka. Kaigwasin iba na mga membro sa atong simbahan na faithful sinda. No, they go to church. Tapos faithful sa inda tithes and offerings. Basta ako naghahatagad ako, adon ako offering. Ina sinda, yambot sina sa inda ko, naghatag ina. Kusog pa naman magkaunsan isnakan. Basta ako, bahala gad na sinda. Bagan, basta siya okay lang siya. Lord, okay gad ako, ada ha Lord. Ibali dili siya okay sa iya kapwa. Basta ako, bahala na sinda. May mga ganun na style. Tama, naghahatag ka. Pero alam mo ba na pwede na maghadlang san pag-produce, san bunga, san imo tanong? Kaya ang gusto sa Panginoon na maayos mo man ang imo relasyon pagkato sa imo kapwa. No? Now, in fact, sabi sa permini, pabalik-balik naging sabi sa Bible, hindi lang sa John, maging sa 1 John, that love one another. No? And then, si Jesus, amo man ang gimbilin sa iya mga disciples. Bago siya naghali. No, John 13:34, a new command I give you. It's a command. Love one another as I have loved you. So you must love one another. Mahalaga po ini sa Panginoon. No? Ang command niya baga is love the Lord your God with all your heart. Tama. Ada may offering ka man. Pero ayaw kalimuti that if you love God, you should also love one another or love your neighbor as yourself. Concern si God sina. Kaya aton dapat inaayuson. 35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Nakita ko po sa I grew up in a Christian family, no, on sa Kristiyano na simbahan, born again na simbahan, evangelical na simbahan. Pero sa akong pag-obserbar, kadamuan na church na dili po nag-grow. Dili nagtubo, dili nagdamo, kag dili din naging ang iba mayaman, minsan mahirap na simbahan. Pero if you would observe, ang dami sa kanilang disagreement between members. Minsan pa, pati pastor, kaaway pa nila. No, may mga ganong sitwasyon.
na nakita ko, usad na naghadlang. Dili na maayuan, testimony na rin sa labas. No? Kaya mina, paano man maram sa mga tao, mga disipulo ni Kristo, yung nakita ka doon, nasinda-sinda mismo, nag-aaraway man. Kaya ni matahom na reminder sa aton, kung wara pa man yung nangyari, praise God, kung nangyari pero may ginapahimo si Lord sa aton, agud na magpadayon ang blessing sa Panginoon sa kadosad sa aton or sa soul harvest ministry. Now, ang punto dito, nasabi nila, be reconciled. So, go first, be reconciled. Reconciliation, sa Greek word dida, ang gusto sabihin is to change thoroughly. And then another is to become friends again. Kaya gusto sabihin, nagkigusin gap. Okay lang yan, kay may distancing man. pero sa sulod sa puso, no, sa kabubuton ba, may problema. Pero, dili kagustuhan sa Diyos na ang simbahan nagapabilin dida. Because we are the body of Christ. Tama? Ang body ni Kristo, ang lawas ni Kristo, dapat usad siya. And the Lord reminds me, kinaisip-isip ko kasi ni Permi, and nagalakat-lakat ako dito sa dako. Ito kami, Permi, nag-stay sa iyan, ha? Sabi ni God, kita ni mo lawas, dapat maayuan iya pag-upod, nag-agree, no, may agreement. Dili pwede gali sa church na may disagreement. Kay pag ginagutumbagan aton chan, antian ang naghahanap kay, aduy, bagang kagutuman. Tama? Dili man ginagutom antiil. Di ba? Antian gina, magutom. So, masabi ni mo mind na, magkaong ka, kumaong ka na, ang bakba ready na, hungiti naman ako, taan kamot kun urit sa bakba, may kalakong kaon, pero kung trabaho, sige kang reklamo, habot ikaw hungitan. Dali, nakikutom na ako, ay dili. Hindi man pwede na, tadi ni agi ang pagkaon, alangan sa bubot na lang, hindi lang sa bubot, habo ako sa bakba, kay badli ako siya. Dili gihapon nag-aayos, dili agree, you know. So, talagang magkakaproblema, magkakasakit, kasi may disagreement. Ang simbahan, pag nagapadayon ng sugazina, magkakasakit. Masakit to na simbahan. Kay, dili tama, dili nakahiwag. Ang kamot may tama na gamit, ang tiil may tama na gamit. Amo man sa church, no, iba-ibaan, talent or gifts na ginahatag sa Panginoon. Yan kung may ma-offend, dili na magsimba. Hay na natong gitarista. Na-offend. Wara naka-snack. Jutay la, wara pa-snack ka. O kung ano, na-offend siya, whatever. Siyempre, ang mga gitara na lang, itong gurang na digad para gitara, bagad ang tiil na lang. Mahirap bagad ang tiil kung naamon maghungit. And hirap-hirap na, kahungit man, pero grabe yung hirap. Dakausad ka oras, di ka pa mabusog. So, amin na nangyayari na untani ito na mga amugid ang kamot kunta or ang paragarit gitara na maayo at tukunta kaila kay mga na-open kay mababaw. No? Sa mga gitara ang mga gurang na lang at rik-tik-tung, tik-ting, rik-tik-ting, tik-ting. Ano mo na natong praise and worship? Takay na-open nga na ang maayo. Mag-gitara lang. Rik-tik-tung, tik-ting, tik-ting. Aduy. Sa amin na pangit ang resulta. No? Kaya ang church mag-grow siya, mag-tahom kung maitama kag naga may agreement sa kanusan. Maayo. Kag ang blessing nag-flow. Amin na nasabi ni Lord, kahit may mga offering pa kamo, kahit mga maayo pan iyo talento, kahit gifted ka mo, pero kung may disagreement, wara na sin mangyari sa simbahan. Aram ko may mga simbahan ang gagaling, mayaman pa nga, may mga gifted people, pero wara nangyayari. Dahil pagkadili mag-grow, kagdili ma-reconcile ang mga problema, amin na dili na magiging blessing. So, matahom ini siya actually. Dili lang ini para i-bless kita ni God, but the whole church mismo, bindisyonado kag maging blessing pagkanto sa iba. So, una, natandaan naton sa pakipag-reconcile is agree on God's standard. Agree on God's standard. So, in fact, standard na ni Lord na to obey is better than sacrifice. Nabasa niyo sa Bible, eh, na?
mas mahalaga ang pagsunod. Kag usad ina, bagamat si Lord nagsabi na maghatag, mag-offering, that's part. Yeah, pero usad man nasabi niya, be reconciled. Ayusun mo. So, sa pag-reconcile, kinanglan, nag-agree kita sa standard ni Lord. Ano? Ang gusto sabihin, na dili kita pwede mag-agree sa mali. Dapat standard ni God. Dili pwede, sige, inan, misan mali ina na imo ginahimo na damukan asawa, mag-agree nala ako sina na tama para lang magkaayuhang kita. Dili man na pwede. Ang sala, kung may sala na nahimo gaya natin kapwa, pwede natin i-rebuke. Pwede natin siya i-correct sa iya mali. Hindi kita pwede mag-agree sa mali. Tama ba? No? Kailangan kita sasabihan. Ang iba naman na offense na, ay nakimag-bot ka. Pwede na ano, sa imini kwarta naging bakal ko siya i-rim nun, kung nahubog ako. Di ba? Minsan may ganun. Pero simple part nato nila. Kaya amin na naurit sinda sa imo kay ikaw kuno nagparistorya, ako na kuno ano, o kaya nakiginabutan sinda. Pero tandaan ta, base ang atong pag-reconcile always based on the standard of God. Tandaan nato nila. Kinahanglan, nag-agree kita dida. Ang body of Christ, amo man. Dapat nag-agree kita sa standard ni God. Dili kay okay na lang ina, bisan dili amin ang standard ni God. Dili pwede. Amen ba, no? Eh, dili natin ibaba, pwede ibaba ang standard sa simbahan. Ang natin standard, ang Biblia, ang kagustuhan sa Panginoon. So, di kita dapat mag-agree. Importante na sa aton pag-reconcile. So, amin na, no, na magiging sayang ang natong offering kung dili natin mahatagan simpansin na pag-reconcile. Okay, pangalawa is agree to change. In fact, the basic meaning of reconcile or reconciliation is change, to change. So, sabi yung tapaman na ikaw tama siya mali, igubaga siya na, or possibly man na ikaw ang may mali na di mo lang aram. Kaya, katahumsan kung ikaw nakireconcile kay dili mang gusto sabi yung kay panumali man itugad siya, wala man akong mali. Pero aram mo kay na mundo, pwede mo siya kaistoryahon. Or ba silo ko sa iyo pag-istoryahan, naaraman mo na may mali manggali ako. Pasensya na, patawada ako. So, later, sa utro, aware ka lugod. So, mag-grow ang kada usad kung gina-apply ang pagpakipag-reconcile. Na ayos, siya na open siya, magkali sa akon. O, sinun mature sa iyo, kagamo nga nina na pwede na, kung ikaw na-offend, hindi niya aram na na-offend ka sa iya, pwede man ikaw magsabi dito na aram mo na mundo ako sa itong ginihimo mo na amin ni kaya ni mo mas itong migwasin, grabe ka ko, leader-leader mo, ang mas mo, igwasin, kuan ho, uhog, na-offend ako, mo, basuri la, ha? Langas-langas pumalit, dumasugan marasin na. Eh, minsan kita naalo na magsabi. Pero minsan, nakabati nala sa iyo kung masabihan, awa mo ba na open? Pwede ba na ikaw nala magkanto? Amin ang gusto ni Lord na maayos kita because while doing this, we are growing and we are helping one another. Now, aside na dapat standard ni God, pero dapat mag-agree kita sa pagbag-o. Kay wala kita nagkanto lang para bag-uhon mo siya. No? Now, ganito kasi to. Igwasin mga sitwasyon na wara man siya sinsala. Ang tawag din mga personal preferences na. Na-gets siya na. And disagreement minsan sa church dahil sa kababawan nga ni. Dili mang kinagkasala siya. Dili na sasugad siya na. Minsan, dahil lang sa di mo na nagustuhan ang iya bado. Igwasin, kapaduy-baduy man siya na. Damo-damo, iba-iba, no? Sa kulay pa lang, parang ganun. Siya gusto gad niya blue. Alam mo mga simbahan nag-aaway minsan sa kurtina, kulay isang kurtina. Habo na magsimba. Kay kuno ang gusto ko pano yellow gayud. Kay dapat inan light. Mapawa na man blue kay patay man ina. Badi-badi gadi na siya no, amo ni nang banat. Sa kulay, ang kulay dili sala. Dili nagkakasala ang tao sa pagpili isang kulay. Pero nag-aaway na sina. You see? Kaya nga ni, pwede mo na mag-istoryahan ako yellow, ganang gusto po, ikaw man blue, pero
to change is pwede kita na halfway ba na sige, pwede man nato na bio na lang, di green na lang. Green. Di ba kay para oh, life palugod. Oh. So pwede man na tunga-tunga na lang kita. Kay dili man gusto yung pag may green, gusto yun may yellow na. O may blue man, so ada kita na doa. Pwede man sa pag-ayusan, no? Willing to adjust ang gusto na minsan. Oh sige, mag-adjust na lang ako para sa siya man mag-adjust man para lang magkaigwa sin kaayuhan, reconciliation. Amo bagay na ang blue pag hinaluan mo sin yellow naging green. Kaya baga sa ano, rainbow ada makikita mo na no ng Roy G. Biv tawag din na ang blue kag san violet ada ang indigo sa tunga amo kuno inan kulay. No, ang blue kag yellow ang tunga naman sina green. And pula naman, kay siya, ay Duterte gan ako, ano man, dilawan man, ino man, pati lugod, ano na, ano, nadamay na ang politika. So, hindi haluo na lang para maging orange. O, ang pula, pag haluan si yellow, orange. O, ayos. Pero sa pastor, paano man kunan orange kung haluan si yellow? Nanon resulta naman sina. Sabi ko, matahom-tahom ina, kay an orange, pabutangan yellow, manamit-namit inumon. Kay may yellow na, cold na. So, lalo na kay summer yan na. So, amin ang bago niyo na naraman. And orange, magbutangan yellow, manamit, inainumon. Na juice. So, inan, adjust na lang. Pwede na siya, agree to change. No? Okay, so, amin ang usad na atong tandaan sa pakipag. No, be willing to adjust and accept God's design called diversity. Okay? Ayan, no? Iba-ibang kulay. Normally na, dili kita makabuot sa tawo ko na nun inda mga preferences. So, kitaan, nag-adjust. Pwede na ito nina, sige, 50-50 ba? Miski nga ni si Biyunta na lang na 90% yellow, kag blue, itom 10%, may change pa rin yun. Try nyo. Di ba? Ang yellow, butang mo 10% sin black, nagiging, ano yan, military green. O, you see, may change pa rin. Bisan, dili nga ni pantay, bag inalo mo na, gusto bin, pag may adjustment sa your reconciliation, may change na nangyari. So, dili, pwede na, saka na-reconcile na ka mo, ay, nag-reconcile naman kami. Pero warang change sa pamayhon. Urit lagi hapon. Gusto ba yun? Ah, warid to. Nakaibagan urit mang gihapon siya. Kay kung tama ang pagka-reconcile, may pagbabago sa ay, okay na. Naintindihan man ako niya, naintindihan ko man siya. Okay naman, ayos na. Oh, nakasmile na siya. May change. Tama ba yun? Willing to change. Isa din na. Pero, paano kung dili nga nini nangyayari na? No? Halimbawa, may mga sitwasyon. This second point, will not work no, pag hindi siya gumagana sa inyo pag-reconcile, agree on your disagreements. Yan. Okay? Medyo mahirap man ini na. Kay, tanda naton sa pag-reconcile, dili kay nagkato ka para bag-un mo siya. Hindi rin para ikaw man nga ni bag-un ko man ini, kay di ka mara magkita sing kulay laki ka, bari-bari. You know, it's not, dili sugad sina, but there are times, pareho sa nangyari sa mga churches na usad na problema ang genre. Ano? Kay may mga gurong no, kaayo lagad sinan, dapat inan, mahinay lang, inan, dapat mga hymnals man minsan, makapagdamdamin, di ba? Yung mga ganun. So, ang mga kabataan naman niya na gusto naman sin mga dudes, dudes, dudes. Iba na ang generation eh. No, so, minsan, yun ang problema na sa mga old na simbahan kasi nasanay sa mga hymns na natong old, mga kabataan naman, iba naman ang ginahanap. So, minsan, paano na himoon? Either pwede i-balance, pwede man na inan, sige, usad na kanta na matulin, na joy to the world, isad man na silent night. No, pwede man sugad sina. Pwede, amin to siyaan, willing to change. Or, iiba ko na lang gayon ang mga baguhan, iba man ang mga oldies, kay gusto nyo, mga 1960s, 1940 ng mga kanta, pwede man sugat sina. Pero ang iba,
gin ibanan youth, iban mga old, minsan, kaya naman gin mga kwan, mga youth pan, oh. Ayaw na sito. Kaya, amunganin ang gusto rin da, let's agree sa aton mga disagreement na lang. No? Kaya, kung nanimo bagabado gusto, inan mga pang, mga nakaparong sinilaw baga, inan mga ambel, o kung ano da, kinasadto. So, pabayin na lang ina siya. Kung naniya gusto na pantalon, pink, gusto niya, ibagad siya, hala. Kini manasala. Maaram na lang kita mag-intindi. Okay? Agree on our disagreements. Damo sina sa mga simbahan na nag-suro ay party di da, no? So, minsan naman dahil sa nanon aton uniform sa ushering. O mga sina, gusto ko nga ni amin amin. So, pwede na mag-suro ay, pero mag-agree ko na ano na napag-usapan. Kaya there is blessing sa agreement, no? Amin na command ni Lord ina na dapat ma-restore kung ano man ang nasira. Hanggat maari, no? Sabi sa 2 Timothy 2:23, don't have anything to do with foolish and stupid arguments because you know they produce quarrels. Tama? So pag dili maayos, amo na na araway na per me, mas nagalala. And then, next verse, 24, and the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. So, kada usad sa aton, may iba-iba na gusto. Pag-abot sa motorbike, iba man niya gusto, and pangit man niya. Pangit sa imo, sa iya dili man. Kaya yun, sinapaga, bagang kinanglan, ikaw gan ang gana. Kay maayo gan, inadam mo kagansin ma. Sa iya, amin ang gusto. Ah, okay, sige, amin ang mo gusto. Ang sa ako, amo man ini ma. Harley Davidson daw niya gusto. Sa iya man ini, mga pangkarira man ang sa iya. Eh, makapoy na, masakit yung likod. Tama nga nang gusto niya, pabahila siya. Kasi siya malang masakitan na, di man ikaw. Minsan, yung mga kabataan bagay natin, amin na nadarap pa pag hasta nagdarag ko na. Ang balay, may iba-iba na gusto. Sa pagpili man sa nasawa, sa niilaan, baka hindi man na sinda bagay. Sige lang kayo nagka-inlaban man sinda. Sinda man mag-aupod, babayin na. So, amin na dapat maayos tayo ng mga bagay, bantayan natin. Na dili kita nag-aaraway dida. 1 Corinthians 13:31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Kaya, ayan, let's reconcile for no other reason than to glorify God. Minsan, di magkaintindihan, pero for the glorification, no? For, para madayaw ang Panginoon. Para sa ikaayosan, pag-urupod sa church. Kasi there is blessing in agreement. Kaya bisan sa mga mag-asawa na adi, importante kayo din na mag-agree, no? Lalo na may mga ginabakalbaga na bagay, o lalo na kung medyo mahal pa, na gusto ko amin eh, ang isad, ayabok nga niya ko sina. Pag binakal ito sa isad, kagkunano naman ang mangyari, sabi ko na kayo, kaya paano bakal-bakal kagad sina? Di ba? Kada adlo, pag nakita, kaya ang ganda, ganda ko sina gusto. Kaya permi asuhay, permi away. Pabayin na ito. Na minsan, kailangan mag-istoryahan anay ka mo. Dapat may agreement. Niyan, kung last day ang husband, kaya mo ang leader, ikaw na asawa, mag-agree ka na lang. O sige, amon last mo na decision. O sige, agree na ako. Kay para ayos. Para may blessing, ano? O, kasi, there is blessing in agreement. Maging amon man sa aton family or sa church. As we apply this, importante kasi mahimo tayo ni, dili lang kayo aram naton, pero sa mga Pilipino, dili madali ang pakipagkumpronta. Kaya dili kita pareho sa mga Amerikano na prangka. No? Ang Pilipino, pabayin na lang, sige na lang, maayos manina. Kaya ganun na lang. Pero sabi ni God, be reconciled. Sabi yun, may part kita na kadtuon. Kaistoryahon, hungaon, kung anong problema. Okay. Now, let me read this Romans chapter 12 verses 9 to 10, 9 hanggang matapos ang chapter na to.
as we apply, no, ada natin mababasa dida, na ano kay kinahanglan natin inihimuon, paano natin himuon, ada gihapon dida. So sa din natin pwede i-meditate, balik-balikan sa ninasimana para may apply natin. You know, that chapter 12 of Romans is about nano na ang dapat himuon sa dusad na Kristiyano. Kasi the book of Romans sa una, about sa dili Christian, no, ang sala, amuan, may bayad, kag may impyerno ang tao, mamamatay. Pero si Kristo Jesus, amuan tagapagligtas, no, ada na dida, and then, wala na sin condemnation sa chapter 8, dahil anak ka na sa Diyos, you are saved, you are secured. Tapos, chapter 12, then nano nan himuon kay ligtas naman. Pwede naman magbalik sa pagpakasala, kay ligtas na kita. Dili, kaya ginhali ka na nga niya sa pagkasala para dili ka magpadayon sa pagkasala. So, nanon na himuon, takiligtas naman, di mamatay na kita. So, amin ang chapter 12, sabi nila, una na himuon mo, offer your body as living sacrifice. Holy and pleasing to God. Verse 2 sina is, ayaw na pagbalik pa sa kalibutano na bagay. No? Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. After that, it talks about give things. Igwasin iba-iba na gift, talent, naging hatag ang Diyos sa mga anak, sa iya simbahan, sa iya mga anak. Pero sabi niya, dapat igwasin harmony. Tama? Dili ka maila sa tugtog na baralag. Kaya mahirap pakantahon kung balag. Ayaw man pakantahan balag, dede. Diba? Masakit sa talinga. So, pero may igwasin siyang talent na iba man. Yan. Amin ang party da, kag dapat magkairintindihan. So, amin na siya ang previous ina na verse 9. Kaya pagabot sa verse 9, ito na ang sabi niya, para ma-maintain kag mahimoy na niyo, love must be sincere. So the reason why nag-reconcile kita, because we love God and we love our brethren. And hate what is evil. Now kung may mali man siya na himo, talagang sala ka na niya na himo, pwede siya kaistoryahon. Pwede i-correct. Pwede i-rebuke. Kagbuligan. Cling to what is good. Dili pwede na ang simbahan magapabili na among magkadi na siya. Papay na lang na kay. Minsan may ganun na lang kasi aramudamudamoy na simbahan ng ginhalian, gimbalyohan. Dili na siya nagdukay. Hindi naman pwedeng ganun na lang. No? Kaya simbahan magiging mababaw, walang mangyayari. Kung wara sin nag-check na pagsabi may mali siya na ginhimo or evil deed talaga, dapat talaga siya mabulikan. Or kung may nag-awayan, dapat ma-reconcile kayo. So be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Eh kita, habo na kita na, pabain nala, habo na kitang problema, naging selfish na rin ba kita? Kaya may nag-iwas na lang. Pero wala man kita nakaiwas. Kaya wala na ayos ang problema. Next verse, okay, so, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor. Itamay na, dapat igukita sa passion para nida. Serving the Lord, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. So, salamat sa mga nag-pray or adlaw, nag-join sa atong prayer para sa nina atong bansa, sa COVID. Kag-prayer sa kada usan, sa Soul Harvest. Every day, nag-pray din ako sa Soul Harvest family. Okay? Na, paano kita maging joyful kung ada ang disagreement or araway-away? So, let's practice. Adaho, be patient in affliction. Okay, next verse. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. So, possible din yan na minsan may mga naurit sa imo, gina-curse ka ba, or gina-persecute ka. Practice hospitality, and then just pray for them and bless them. Okay? O nahabo pa mag, gusto mo makipag-reconcile, lili nagasabat, no, ginatawagan mo, gina-off, may mga ganun, kasi masakit pa siguro sa iya, hindi tama na mapirit. Pero just start praying. Just bless them. One day, pasi makipag-istorya naman siya sa imo. No? So, dahil naayo na sa imo kapag-pray, na-heal siya. Next, rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. So, minsan, aniya kalipay, bagan, grabe na ganun ila niya, para lang siya to. Kita ba yung, grabe na ganun lukso-lukso, para lang siya no.
Di ba, nakabakala siya sinso kay ukay. Kung ano nang gayon? Pabay ila kay amo na nga itong i-rejoice. Ayaw mo magsabihin na, para lang siya na. Ayaw na siya na. Praise God, nakabakal kasi na. Ayos. Di ba? Dapat siya na rejoice to those who rejoice. Ani ba naman, grabing pag-mourn, namatay mala niya ido. Nagtinangis na, wala na naglabos. Para lang ido. Papaila kay grabe siguro niya, ginastos naman siya na iya ido man. No? Eh, mourn to those who mourn. Kahit minsan mababaw, maaram nga niya kita mag-adjust. O, amin na, ginasabi siya yung Bible, para ma-maintain ang maayang na relasyon. Next verse, live in harmony with one another. Do not be proud. Kasi mahirap sa reconciliation kung ada and pride. But be willing to associate with people of low position. Minsan, dahil mataas na, or hindi na yung sinda, mga wala kapasar sa ano. Minsan, iba, nakakasira din nina. Naka-offend sa church. Kaya minsan, dahil bright, hindi dili maram, or pobre, or mayaman, maputi, o maitong. No? Yan na, nagpuruti na siguro kay na-quarantine. Pero kung igumasin maitong gihapon, nakidi ka nagkaputi. Quarantine baga. Pabay, ila man. May mga mahilig man sa maitong. So, do not be proud, sabi nila. And then, do not be conceited. Hindi kita pwede maghambog kay inatanan hali sa Ginoo. Salamatan naton kag madayaw ang Ginoo sina. Next verse, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Kita mo na, dili lang gani sa atubangan sa aton Diyos, maging sa atubangan na rin sa tao, dahil mga anak kita sa Diyos. Next, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Kita niyo na, no? As much as possible, maayos kayo na haton. Maningkamutan. Live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it's mine to avenge. I will repay, says the Lord. So, ayun na pagabalos. Anaton is maayos, ma-reconcile. Kung makaya man lang na mabalik, mas maayo. Bisa naghali pa siya. O, sige lang, basta naayos. And then, verse 20, on the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Kaya minsan, ikaw na ginimuan sin dili maayo, pero kita ganun makireconcile. Kita ang magkadto. Darhan mo sin miski puto na lang. Ano? Uy, may dara ko na puto. Para puto na yan na puto. Ay, kung ano bibingka na. Ay, kunami ito. Sige, pwede na. O, dahil sa puto na reconcile, sige na lang. Kunam mo lang ganun niya ka, pagkababaw. Okay, daw, feed your enemy. Ano? So, sa nano na paagi, as much as possible, ma-reconcile. Yun ibig sabihin dito. So, sa church po yung naging surat, pag matang-taong minin na reminder sa aton. So, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Okay? Again, let's reconcile for no other reason than to glorify God. Bago ako mag-pray, maaring some of us, may mga sitwasyon na amin na nahirapan ka. Di ba naman, nahirapan mag-forgive. Pero tandaan natin ang gusto sa Panginoon na ma-reconcile kita. So, pwede ka mag-start mag-pray sa nakapasakit sa imo, no? Kag pwede man na posible dili niya aram, pwede mo man siya sabihan. Or posible man na may naaramang kita na urit sa aton, pwede man aton tunaan pag-pray na. And then, kung makalabas na kita, kay an iba ECQ pa sa aton GCQ na, kung may time na makalabas na, pwede natin kahistorya kon na Brad or sis na na-offend ka daw sa akon kung ano man ang problema. Yan na, mag-pray ako sa inyo, lalo na sa iba na minsan nahirapan ka, sina na bagay, pag-pray natin nina. Dili magpabilin sa aton church o sa aton buhay, ago na dili mahadlangan ang blessings ang Panginoon. Father, thank you, Lord, for reminding us with your word
today. Thank you, God, for correcting us, rebuking us, and help us, Holy Spirit, to obey your word, to apply your word, and give us that humility. Tagay kami, Panginoon, sa pasensya na magamit namon sa amon pagkinabuhay, pakipagrelasyon sa amon kaurupod sa church, maging sa iba ng mga tao. Lord, we need your love, we need your grace, O God. And I pray, Lord, sa imo mga kanakan na minsan nahirapan sinda sa pagpatawad, ang iba naman nahirapan sa pag-confront or pag-approach. Lord, give us the courage and boldness and love to care for one another. We pray, Lord, for a harmonious relationship didi sa imo church, maging sa amon mga panimalay. I pray na kami maging blessing pagkatu sa iba, Panginoon. Once again, I declare blessing sa imo mga kanakan. This week, I pray, God, for protection. I pray for good health and provisions. I cover them with your precious blood. I command your angels to guard them from any harm of the enemy. And I declare the shalom of God, nothing missing, nothing lacking, nothing broken. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. God bless you.